And for today's video, guys, is requested video. Sabi niya, Miss Ting, sana makagawa ka naman ng part 2 video mo about squirting. Paki-educate mo naman kami how to do that sa mga partner namin. Alam kong marami pa pong babae ang walang karanasan dito. Sana mapansin po. Thanks in advance. Actually, nakagawa na po ako ng video nito about 3 to 4 months ago, kung di ako nagkakamali. At nagkaroon po ng 4.3 million views yan. Andyan po mag-a-appear. Hanggang ngayon, marami pa rin pong debate ang mga eksperto kung papaano ito napuproduce at kung saan talaga ito nanggagaling. Ano nga ba ang squirting? Ito po ay isang fluid na nanggagaling kung saan lumalabas yung labasan ng ihi natin. So, may mga nagsasabi na ihi daw yun. For example, ito po ang vagina ng babae. Ito ang birth canal, vagina, kung saan lumalabas ang bata. Sa taas po niyan ay may labasan ng ihi. At nandito sa pinakataas, yung tinggal naman ng babae. So, lumalabas po yan dito sa labasan ng ihi. At kapag lalabas na yan, huwag kang dito mag-aabang. Dito ka pupunta. Kasi dito mo makikita kung ano talaga ang itsura niyan, anong kulay at anong lasa. Ang kulay nito parang tubig talaga. Minsan may milky, but fluid or clear water madalas ang itsura nito. Now, dumako na tayo doon sa concern mo kung papaano ito maisasagawa para maranasan ng isang babae. Number one, get your bed ready. Kasi medyo makalat po ito. Baka magkalat kayo sa kama. Baka kasi marami siyang expelled na water. So, maglagay ka ng maraming towel doon sa ilalim niya para in case may lumabas na fluid doon, hindi madumihan yung kama niyo. Kung ang concern mo lang naman, huwag magkalat doon sa kama. Kasi rest assured ako na medyo makalat talaga ito. Number two, make sure well dehydrated ka. Siyempre, kung kulang siya sa water at nagkaroon siya ng orgasm at nag-squirt siya, so paano siya magbibigay ng maraming water sa'yo? To be fair, wala pa namang research dito. But experts says it could help. Kasi kung dehydrated siya, baka patak-patak lang yung ibigay niya sa'yo. Overall, staying hydrated is good for your health. Number three, give yourself plenty of time para ma-turn on siya. It can take some time to get feel of it. For most women, ang sex ay nag-start sa brain. Hindi ang katulad ng mga boys na you guys are visual. Yung mga nakikita nyo, mga napapanood nyo, pwedeng masiyahan talaga kayo. Kaming mga babae, sa kwentuhan pa lang, meron na kaming ini-imagine sa brain namin. So kahit wala kaming nakikita, posible pong kami ay magkaroon ng arousal. So, start the mental seduction in early day. Ano ba yung mga yon? Yan yung mga dirty talk or tulungan mo siyang maglinis ng bahay, magluto, para malis yung stress niya. So, pang-apat, dito na mag-uumpisa. Mag-focus ka lang dun sa kanyang tinggil. Focus first on stimulating dun sa tinggil ng babae. It helps bring blood flow to the area and get her G-spot ready for play. So, syempre, nandito ka na. Yan, balik ulit tayo dito. So, andito ka na. Andito ka na kay Miss T. Alam mo na kung ano yung Miss Ting na yan. Tapos, ito yung labasan ng ihi. Ito yung labasan ng bata. So, dito ka lang mag-focus muna. Huwag na huwag niyong papabayaan si Miss Ting. Kasi dito lahat mag-uumpisa. Ito kay Miss T. Now, andyan ka na. Lagyan mo ng konting pressure. Lagyan mo ng iba't ibang motion, medyo hihigupin mo, and medyo isasak mo over the head nung kanyang misty. Next step, kung nakikita mong nata-turn on na yung babae dun sa ginagawa mo, or kung ikaw naman sa sarili mo, nararamdaman mo na na nagkakaroon ka na ng mainit na pakiramdam. It's time for you na ipasok yung iyong daliri, at least dalawang daliri. At pag pinasok mo yan, hindi dapat yan nakaharap pababa. Dapat facing the wall. Nakataas ng ganito, guys. Okay? Nakataas pa ganon. Hindi siya pa ganon. Kasi andirito yung G-spot at yun yung babantayan mo. So, 2 to 3 inches pagpasok doon sa birth canal, doon sa vagina, mararamdaman mo merong magaspang dyan, upper wall. Alam mo yung pakiramdam ng gilagid natin, di ba? Medyo may mga ridges dyan, medyo magaspang. Hindi nagkakalayo yung itsura
nila noon, may similarity. So, pag nakapa mo na yun, dun ka mag-focus. Lagyan mo ng pressure ito ng konti. Huwag masyadong madiin kasi baka masaktan yung babae. Huwag din masyado yung labas-masok, labas-masok. Tapos, ang bilis-bilis nyo, yung speed nyo, eh grabe, masasaktan yung babae. So, irab mo lang yan at lagyan mo ng konting pressure. And always remember, take time. Huwag mong ipaparamdam doon sa babae na parang minamadali mo siya kasi mapipressure yan. Pag yan na pressure, either ife-fake niya yung ginagawa mo sa kanya na nasasarapan siya or baka mawala ng tuluyan yung libog niya. At habang ginagawa mo yan, huwag na huwag mong pababayaan na landiin yung kanyang mani. Habang ginagawa mo yung pag-stroke na yan, napapalitan mo yung angle ng urethra to the bladder. So, mas mapapadali sa kanya na mag-expel ng water. Next step, pwede rin kayong gumamit ng mga laruan para ma-stimulate yung kanyang G-spot. O makakatulong talaga ang paggamit ng mga laruan para ma-experience niya yan. Basta lagi lang kayo guys mag-take time. Huwag na huwag kayong magmamadali na makalabas ito or gawin doon sa babae. Dapat na walang ma-pressure sa inyong dalawa. Make sure na sa inyong talaga yung oras na yon. So, ganun lang guys. Paulit-ulit lang yon at mag-take time kayo. Next question naman. Nakaka-dehydrate po ba ang squirting? Hindi po. Pero kung isang timba po ang inyong ilalabas na tubig or isang litro, possible na ma-dehydrate po kayo. So, hindi po. Kasi imposible naman na maglabas ka ng isang timbang tubig dyan. And next question, posible po ba na mag-squirt ako kahit solo ako? Pwede po bang makahingi ng tips? Okay. Siguro, pwede naman talaga. Mas maganda nga ito kasi kabisado mo yung sarili mo, alam mo yung katawan mo, kung saan yung mga spot na dapat natamaan. Pero better na gumamit ka ng laruan, toy, para ma-stimulate lalo yung iyong G-spot, yung iyong tingle. Mas okay nga ito kasi alam mo kung ano yung pressure and speed na ilalagay mo doon kasi kamay mo at sarili mo yung gumagawa nun. So talagang posible na kahit solo ka, eh ma-experience mo to. So may partner ka man or solo ka, kapag gagawin nyo to, eh relax lang kayo. Take time. Huwag na huwag niyong mamadaliin. At syempre, ihanda niyo yung mga pamunas ninyo, yung mga towels ninyo, para huwag madumihan yung mga sheets and linens ninyo. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nasagot ko yung concern ninyo. Nakatulong ang video na ito. At kung nagustuhan niyo po ang video ito, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at sa mga hindi po nakakapag-subscribe, please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. Libre po iyan. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!